Magandang araw sa inyo mga ka-farmer. Magtatanim po tayo ngayon ng malunggay para may mapagkunan po tayo ng gulay natin. Imbis na bumili po tayo, ay magtanim na lang po tayo para hindi na po tayo kailangang bumili. At least anytime po na gusto natin ng gulay, nandyan lang po sa mga paligid natin. So ito po kailangan na tapyasan yung dulo ng ating itatanim na puno ng malunggay para dito po yung pag-uumpisahan ng ugat. Kasi kung hindi natin na kakayasan or tatapyasan yung dulo ng puno na ating itatanim, hindi po tutubo. Tutubo man po pero kunti lang po yung porsyento na mabuhay. Sa pamamagitan ng pagtapyas, mas mataas po yung porsyento na tumubo siya. So kailangan lang po nating gawin, ibaon natin nating mabuti yung ating tanim, kasi ang tendency po niyan pagka mababaw lang ay matutumba po siya, kasi medyo mabigat po yung puno ng malunggay. So make sure po na maganda po yung pagkakalagay po ng ating tanim. So kailangan nating i-compact yung hukay na ginawa natin para may stabilize yung ating tanim, hindi siya gumagalaw-galaw. Kasi once na gumalaw yan, tapos umpisa na siyang nagkaugat, posible po na matanggal po yung mga ugat niyang lumabas. Pagka natanggal po yun, malaki po yung chance na hindi na po siya magtutuloy, mamamatay na po yung tanim natin. So madali lang naman po yung pagtatanim ng malunggay. Pwede pong gumamit ng bareta ang tawag sa amin, yung sa panghukay, Ilocano po yun, ewan ko po yung tawag sa Tagalog. Tapos yan po, ganyan lang kadali. So dahil medyo malambot yung lupa kasi nga tag-ulan, okay lang po gumamit ng itak. So yan lang po, napakadali po magtanim ng malunggay. So hindi na po kailangang manghingi tayo dun sa kapitbahay o kaya magnakaw. Mas maigi po yung sarili na po nating tanim. Bukod na po sa mayroon tayong dahon ng malunggay, pagka namunga rin po yan, masarap din yung bunga po ng marunggay. So tanim lang po, tanim tayo ng tanim para may mapagkukuhanan po tayo ng ating ulamin, para makatipid po tayo sa ating mga gastusin. Imbis na ibili natin ng malunggay o kaya iba't ibang gulay, pagka nagtanim na po tayo ng gulay, at least yung karne na lang po yung bibilhin natin, para at least mabawasan po yung malaking gastusin natin sa pagkain. So yun lang po yung may share ko sa inyo ngayong video na to. Sana po ay nakapagbigay sa inyo ng kunting inspirasyon para po kayo ay magtanim din ng sarili nyong mga gulay sa inyong mga backyard. So please don't forget to subscribe, share at like po natin yung mga videos ko para po matulungan ninyo yung ating munting channel. Maraming salamat po. Pasulyap ko lang po itong grafted sweet tamarind na tanim ko. Mag isang taon na po ito. So bali 7 feet na po yung taas. Ito po yung tiger grass.
no? Yan, puno ng atis. Yung mga dalawang linggo pa lang pong itinanim nating mga pinya, bilis po lumaki. Yan po. Tapos balikan natin yung mga tinanim naming mga mahogani just 8 days ago para makita po ninyo kung gaano po ganda ang pagtatanim po during rainy season po. Ayan po ay mangustin. Ito ay puno ng pili. Malalaki po yung mga dahon niya. Yan, dito po pagka namunga yan, namumunga po siya na pili na. Kasi nga puno siya ng pili. Joke lang po. So ito po yung mga 8 days old na mga tinanim nating mga mahogani. Yan po. So buhay na sila. After 1 week pwede nang lagyan ng abono para mas gumanda yung paglaki nila at matulungan natin yung root system nila sa pamamagitan ng paglalagay po natin ng mga abonong mayaman po sa nitrogen gaya ng ammonium sulfate para po mas mabilis po yung paglabas po ng mga ugat. Kasi ang crucial po sa ating mga tanim, yung first 2 months, dapat maganda yung rooting niya, system niya, para mas mabilis po yung kanyang paglaki. Kasi yung nutrition po ng ating mga laman ay nakukuha po nila sa pamamagitan po ng pagsipsip po ng mga ugat sa mga nutrition po na kailangan nila para lumaki sila at mas mabilis ang kanilang paglago. So, yan po ang mga mahogani natin.